Hi, Water Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano yung mensahe sa'yo today. So, Sunday po ngayon. I hope nakapagpahinga kayo ng mabuti last night. Ayan, okay ba yung tulog nyo? Tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo today. This is for you, Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayo dito yung Eight of Swords. Okay, yung iba sa inyo, hindi ko alam kung parang nasa isang sitwasyon kayo. Water signs na nakakulong pa rin kayo. So, nahihirapan po yung iba sa inyo. Could be you feel isolated or you are on a trap. Ayan, parang nasa isa kayong entrapment. So, parang hindi kayo makagalaw, hindi kayo makapag-focus, nakapiling yung mata nyo. Alam mo yun, hindi kayo nakapag-isip ng tama. Yung iba sa inyo, you feel exhausted sa mga nagdaang araw, buwan, nararamdaman nyo pa rin yun. So, tignan natin. Kills by drowning and can sink ships. Control the seas and the winds will spare any life by request. So, yung iba sa inyo, hindi ko alam kung ano tong nanganganib sa inyo. This could be some of you, your life. Some of you po, yung inyong trabaho or yung inyong family. Nanganganib siya ngayon. Parang ganun. Nandun kayo sa state ng life nyo na yan na parang nasa darkest moment kayo ng life nyo. For some of you, kailangan mo nang gumawa ng action dito. Yun yung sinasabi sa'yo ni Universe. Kasi kung hindi, ikaw yung matatalo dito, Cancer, Pisces, Scorpio. Kills by drowning. So, iba sa inyo, nalulunod na kayo sa inyong mga problema, sa inyong mga iniisip, ayan, sa pag-iisip. So, kailangan nyo pong umahon, kailangan nyo gumawa ng action. Tanggalin nyo na yung blindfold sa inyong mga mata. And yes, it's time to make a decision na. So, pagpasensyahan nyo na po yung boses ko. Ayan, kasi minamalat na ako. Tingnan pa po natin kung ano yung mensahe sa'yo. Mensahe pa po natin. Mensahe po natin kay Water Sign Spirit Guide. Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus, Spirit Guide. Meron tayo ditong Saturday, 7, search for joy, stay agile. Agile, ayun ako, ano ba yan? Ayan, so, search for joy. Yung iba nga po sa inyo, malungkot talaga kayo. So, ibahin nyo po yung inyong mindset. Kung napapansin nyo, water signs na nagiging negative na kayo, nagiging overthinker na kayo, break some pattern. Baguhin nyo po yun. Mag-isip kayo ng mga bagay na malilibang kayo at magiging masaya kayo. Kasi iba sa inyo, nagmumukmuk kayo sa isang lugar. Alam mo, masyado nyong dinadama yung mga problema nyo. Na yung problema nyo naman is pwede nyong gawa ng solusyon. Diba? Pero yung iba sa inyo, kaya hindi kayo gumagawa ng solusyon kasi natatakot kayo na magkamali. Natatakot kayo na masisi. So, paano po kayo matututo niyan? Paano mababago yung life nyo kung ganyan yung iniisip nyo? Wala pa man din kayong ginagawa. Nandun ka na sa point na tapos na yung kwento mo. Something like that. Diba? So, tingnan pa po natin kung ano yung mensahe sa'yo. Mensahe pa po natin kay Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus, Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin? Courage. O diba, sinasabi sa'yo dito ni Universe and also ni Archangel Ariel, be courageous and stand up for your beliefs. Huwag kang sumuko. Diba, kailangan mo maging matapang kasi ngayon, ikaw lang yung makakaintindi sa sarili mo. Ikaw lang yung makakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang tao para sa'yo. Diba? Kahit sabihin natin na merong isang tao na nakaalalay sa'yo ngayon, water signs, wala siyang magagawa kung hindi ka kikilos, diba? Kahit ano pang sabihin ng taong ito,
For example, ako. Kahit ano pa yung sabihin ko sa'yo na words of encouragement, kung hindi ka naman gagawa ng paraan para baguhin yung life mo, walang mangyayari. So, nasa sa'yo pa rin yan. Diba? So, maging matapang ka, hindi para sa ibang tao or para kung kanino man, kung hindi para sa sarili mo at para sa future mo. Tignan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Mensahe pa po natin, Spirit Guide for Water Sign. So, ayan, minsan, pasensya na kayo, parang, ano ba yun? Minsan, parang sinesermonan ko kayo. Kasi yung iba sa inyo, hindi kayo matututo talaga. Water signs, ayan. Alam mo yun, I just want you to push forward. Ayan, kaya pasensya na kayo kung minsan, ayan, parang, parang nagiging sermon to. No? Pero yun kasi yung nakikita ko sa inyo. Ayan yung nakikita ko while I'm pulling cards para sa'yo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Okay. Meron kang kinatatakutan talaga dito, the cross. So, yung iba po sa inyo, parang sinasabi nyo na bahala na si Lord sa akin. Ganito, ganyan. Ayan o, meron kayong mga kailangang iwan talaga dito. Meron kayong kailangang i-pursue na hindi nyo ma-pursue kasi nga natatakot kayo sa kakalabasan nito. Natatakot kayo sa mga bagay na walang kasiguraduhan. So, minsan, kailangan nyo din talagang i-challenge yung sarili nyo para mas makilala nyo pa yung sarili nyo. And ngayon nga po, yung iba sa inyo, nag-challenge na talaga kayo. Or china-challenge kayo ni Universe para makilala nyo yung sarili nyo, para mas maging matapang pa kayo. Para sa mga susunod na yugto ng life mo, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung mga hindi mo gagawin. So, number 36 and number 32, number 7, maaaring yung mga numbers po na yan, number 8, number 6 is mahalaga sa inyo or significant. Tingnan po natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. So, yung iba sa inyo, natatakot kayo dito and full of emotions talaga kayo. Yung iba sa inyo, pag nagdadasal kayo ngayon, yung iba sa inyo, umiiyak pa kayo. Kasi nga po yung iba, may pinagdaraanan kayong mabigat na problema. So, next Saturday is a big day for you. Yes. Tingnan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Pagdating sa iyong finances. Pagdating po sa finances ni Water Sign Spirit Guide, ano po yung mensahe natin? Pagdating sa iyong finances. Pagdating po sa finances, Spirit Guide. Pagdating sa finances ni Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayo ditong Queen of Wands. Spirit Guide. Meron tayo ditong The Lovers. So, your finances is affected by your relationship. Tingnan pa po natin. Ano pa po, Spirit Guide? Ayun o, tingnan mo. Parehas. Eight of Swords. Okay. Knight of Wands. Meron kang gustong gawin dito. Kaya lang kasi parang yung iba sa inyo, you need permission pa para gawin yung bagay na to. So parang hindi kayo makapag-decision talaga ng kayo lang mag-isa. Kailangan nyo pang humingi ng permission sa ibang tao. Though kayo naman yung kumikita dito. Water signs. Ayan. So yung iba po sa inyo parang nagbabalak kayong magtrabaho abroad or meron kayong gustong puntahan or baka gusto nyong umuwi ng province pero hindi nyo siya magawa ngayon kasi nga parang may isang tutol dito. Hindi ko alam kung sino tong tutol, babae yata or lalaki or ito karelasyon mo. O yung iba naman po sa inyo is nagbabalak kayong pumunta ng ibang bansa kaya lang parang nagdadalawang isip kayo. Tignan natin ha. Pagdating sa iyong career, ano pa yung mensahe? So, kailangan nyo lang naman daw talaga dito is maging matapang. So, kung meron kayong gustong i-pursue, pwedeng negosyo kasi to. Naghahanap kayo ng business partner, pero tingin nyo, wala kayong mahahanap. Ayun. Iba sa inyo, naghahanap kayo ng supplier, direct supplier. Parang direct bodega ba yun? Hindi ko alam kung ano yung business nyo. At hindi ko alam kung ano itong hinahanap nyo. Pero yung iba sa inyo, may hinahanap talaga kayo. So, parang medyo nawawalan kayo ng pag-asa dito. Pero,
Yan, yung iba sa inyo ini-encourage nyo yung sarili nyo na hindi, hindi ako susuko, maghahanap pa rin ako, makakahanap ako. Parang ganyan. Tignan natin. This is for you. This is for you. Pagdating sa iyong finance, pagdating sa iyong career, pagdating sa career spirit guide, meron tayong Two of Cups. Okay, marami sa inyo yata, water signs is, di ko alam kung mayroon kayong, meron talaga kayong business, or meron kayong business partner, ayan, strength. Parang yung iba sa inyo, natagpuan nyo, the moon na naman, no? Natagpuan nyo yung love life nyo sa opisina, ganyan. Basta yung iba sa inyo, katrabaho nyo yung person nyo. Three of Cups. Meron tayong Six of Cups dito and Ace of Cups. Ang daming cups pagdating dito sa iyong finance, sa iyong career. Mm-mm. So, ayan, may celebration na paparating dito and may strength tayo dito. So, yung iba po sa inyo, napakalakas yata ng negosyo nyo ngayon. So, okay, yung iba sa inyo, parang meron ditong ikakasal. Water signs. Oo. Yung iba po sa inyo, maring events, photography, videographer, yung iba sa inyo yata. So, parang ayan, may pupuntahan kayo. Baka sa Saturday, next Saturday, meron po kayong nakaschedule na event. Ayan, yung iba po sa inyo. So, ayan, happy-happy, diba? Parang ang katulong mo dito or ang kasosyo mo talaga sa trabaho is yung asawa mo. Kayong dalawa, ayan, stick kayo together kahit sa negosyo. Hands-on kayo, ayan. Hands-on, yan. Mm-mm. So, siguro, ano bang sinasabi sa'yo dito ni Universe? Siguro, ipakilala mo sa market talaga yung negosyo mo. Huwag kang matakot. And huwag ka ding matakot sumubok ng mga bagong bagay. Or sabi natin yung mga hindi pa kilala dito pagdating ko na rin nga sa negosyo. Yung ganyan, yung parang uncommon. Ayun. Mm-mm. Yung iba sa inyo, huwag kayong matakot. Kasi ito, meron kayong kinatatakutan dito. Siguro nakita nyo yun, na-inspire kayo. Pero sa ibang bansa pa lang siya mayroon. So, yung iba sa inyo, gusto nyo yatang dalhin dito sa Pilipinas. Kaya lang natatakot kayo, baka hindi tanggapin ng market. Parang ganun. Oh, mm-mm. Pwede rin sa business or sa workplace nyo to. Mm-mm. So, huwag po kayo mag-alala, ayan o. Ginawa nyo naman yung trabaho nyo ng maayos. So, mayroong blessings na paparating dito sa inyo. Yung iba po sa inyo, parang o-offeran kayo. So, this could be increase sa inyong salary o kaya naman sa inyong position. Ayan, merong magandang offer na paparating sa inyo. So, huwag kayong matakot, sumubok ng bago. Ayan. Tingnan naman natin pagdating sa iyong love life. Pagdating naman po sa love life, water sign, spirit guide, ano po yung mensahe natin? Kuha lang tayo ng 3 cards. Ayan, 3 to 4 cards. It depends. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Pagdating po ito kay water signs. Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, nagiging playful kayo, no? Meron tayo ditong soulmate. So, you are dealing with your soulmate. And meron tayo ditong you deserve love, pero nakabaliktad siya. So, for some of you, you felt na you don't deserve this love or this kind of love na mayroon kayo. Could be, yes, you are dealing with your soulmate, kaya lang po nakahiwalay yung iba sa inyo. So, nakahiwalay yung iba sa inyo before kasi feeling mo hindi seryoso sa'yo yung person mo. Feeling mo niloloko ka lang niya. So, yung iba sa inyo, matagal nyo na tong hinihintay, matagal nyo nang pinaprocess yung inyong love story. Ayan, you are lovable, always remember that. Water signs, yes, this is your soulmate. You have known each other before. So, yung iba sa inyo, nagkabalikan lang kayo. Yung iba po sa inyo, meron talaga kayong connection nung past life nyo. Ayan, so sabi sa'yo dito, playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So ayan, kung meron kayo nakakausap, sabi nga sa'yo dito ni Universe, search for joy. So ayan,
Huwag kayo masyadong magpakain, magpakalunod sa inyong mga problema. Kasi darating din kayo sa point na makakaahon kayo dyan, pero kailangan yung tulungan yung sarili nyo. Yung iba sa inyo, nagiging apektado na yung other aspect of your life dito sa inyong problema. Maaring namang problema kayo sa inyong career, sa inyong love life, sa inyong finances, kung ano man tong problema na kinakaharap nyo ngayon at kung ano man ang story nyo. Diba? So, huwag nyong hayaan na maapektuhan yung ibang areas ng life nyo. Diba? Iba sa inyo, huwag kayong masyadong maging cold. So, ayan. So, nakikita ko dito, itong soulmate mo, kaya malabas din talaga dito. Two of Cups and the Lovers. So, yes, you are really dealing with your soulmate, water signs. So, kung makikita mo, hindi ka iiwan ng taong to. Ano may parang hindi ka niya susukuan, water signs, kahit na parang puro problema na lang yung mga nararanasan mo ngayon. Alam mo na nandyan lang siya sa tabi mo, nakasuporta, nakikinig sa'yo. So, you deserve love. Always remember that. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ba? So, ano lang kayo, bigayan, give and take lang. Kung siya naman yung mga problema, and then, assure naman, i-assure mo naman siya na nandyan ka lagi para sa kanya. And the rest will follow. Ayan, ang ganda naman ng love story nyo. Actually, for some of you, o yung nangyayari sa relationship nyo ngayon. Kasi nakikita ko dito, may bigayan talaga. And sabi ko nga sa'yo, hindi ka iiwan ng taong to. Ang nakikita ko dito, parang partners in crime kayo. Ganyan. So, hindi lang kayo magkarelasyon. Basta magkarelasyon or mag-asawa. Kung hindi, best friend din kayo. Yan yung nakikita ko. Isa yan sa magandang relationship. Yung nagsimula sa friendship. Or kaya naman, nade-develop yung love relationship nyo at pati yung inyong friendship. So, ayan. Kung ano man itong pinoproblema mo, water sign, sana mabigyan mo na ng solusyon, gawa ka na ng action. So, yan lang po. Maraming salamat and see you again on my next video. Pasensya na po kayo kung may naririnig man po kayong tumatahol and hindi ko siya mapigilan. So, bye-bye po and enjoy the rest of your weekend.